Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanang ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy, manalangin, may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang puon ang aking tagapagsanggalang aking kalakasan. Kaya naman ako ang pagtitiwala sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y papurihan. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo puon, sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila't nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan.
Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Kapernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo ay gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Sinisimulan natin ang ating araw at ang ating work week sa pamamagitan ng pagsisimba at pananalangin. Habang binabasa ko po ang Ebanghelyo, naantig ang aking kalooban doon sa katotohanan na hindi lang pala love ang matatagpuan sa mga unexpected places. Pati rin pala ang faith o ang pananalig. Pati ang mahal na poong Jesus Nazareno ay namangha rito. Isang Roman centurion, hindi na pinangalanan ni San Lucas, pero si Cornelius ito. Cornelius. Si Cornelio.
isang Roman centurion of all people, ano? Ang kinakitaan ng malaking pananalig. Bakit nga ba hindi, ano ho? Sa isang banda, binibigyang halimbawa niya tayo na maaari nating ilagay sa mga kamay ng Poong Nazareno ang ating tiwala. Nagagaling tayo gaya ng paggaling ng kanyang alipin. Tawagin na nating alipin dahil yun naman ang pagkakasabi sa Ebanghelyo. At noon naman talaga ay kinikilalang legal siguro yung pagkakaroon ng mga alipin. Institusyon ito. Sa kabilang banda, nagbibigay patotoo siya sa di matatawarang epekto ng pananalangin para sa isa't isa gaya ng kanyang ginawa. At hindi lamang siya nanalangin, at hindi lamang siya, kundi pati yung iba, nanalangin din para sa ikagagaling noong alipin na iyon. Very unlikely, ano, na magkaroon ng pagmamahal ang isang amo sa kanyang alipin. Pero maaaring bagamat siya ay Roman centurion, hindi rin siya exempted sa pagmamahal. At ginawa niya ang kanyang magagawa kahit feeling unworthy siya. Familiar tayo sa words na yun, ano? Iyan ang ating sinasabi kapag nagdaraos tayo ng banal na misa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapahayagan din ng pagtitiwala. Sa isang salita mo lamang, alam kong ako'y gagaling dahil ako ay nananampalataya. Ang isa pa pong kapansin-pansin ay kung gaano ka-present si Jesus sa sandaling iyon. Ano? Ito ang ating magandang matutunan sa kanya. Ano? Tumingin siya, nakinig doon sa mga pumunta sa kanya at nakiusap, at itinuon ang kanyang pansin sa kumakausap sa kanya. Totally present siya sa moment at sa sitwasyon. Kumbaga, ibinigay niya ang nararapat. Hindi naman talaga maganda sa pakiramdam kapag ka may kausap ka o kaya kumakain kayo sa hapagkainan tapos yung iyong kaharap nagse-cellphone, ano? O kaya tumatawag sa kung sinong mga clients niya o kaibigan. Ikaw ang kaharap pero iba ang ine-entertain. So masakit din yun sa kalooban ng kausap. Ano? Pero si Jesus na ating Panginoon, ibinigay niya ang nararapat sa kanyang kausap. At bukod doon, umattend siya. Ibig sabihin, kahit na ipinapakita niya na totally present siya sa moment at sa sitwasyon, dumalo din siya sa inilalapit sa kanya. Para bang itinatanong niya sa kanyang sarili, what's going on in what is happening? Ano? Ito po yung isa pang very practical na pamamaraan para matutunan natin yung tinatawag na discerning attitude o yung ugaling mapagkilatis. Itinatanong niya siguro sa kanyang sarili, what is the real need here? Ano ba talaga ang kailangan kaya dito? And what is being asked of me?
ano ang gusto nila sa akin? Ano ba ang hinihingi nila? Ayun ano, ang isang malinaw na temptation sa atin ay para lamang maalis na sa ating harapan yung makulit na nakikiusap sa atin, binibigyan natin sila ng something, kahit ano, just to get rid of them. Pero baka hindi yun ang kanilang kailangan. Baka hindi yun ang kanilang hinihingi. At napakadali yung mahalata pag hindi interesado sa iyo ang iyong kapwa. At nang maging malinaw na sa kaniya kung ano ba talaga ang nangyayari sa sitwasyon at kung ano ba talaga ang kailangan nila at kung ano ang hinihingi sa kaniya, sinagutan po niya ito. Nagdesisyon siya. Hindi siya nagpumilit. Gusto niyang pumunta doon sa bahay. Sabi ni Cornelius, ay kahit ho hindi na, isang salita niyo lamang gagaling na yon. Ay di ibinigay niya. Gumaling. Ang nakikita po natin dito ay tinutugunan po niya ang hinihingi sa kanya at ng sitwasyon, ano? Gaya ng binanggit natin kanina. Ang pagtugon po kasi ay napagiging present lalo ang Diyos. Ulitin ko lang po yun, ano? Binigyang diin natin kanina na tumutugon siya sa pangangailangan at sa hinihingi sa kanya. At ang kanya pong pagtugon ay napagiging present lalo ang presensya ng Diyos. Maging ang kalooban ng Diyos ay nagiging malinaw, konkreto, at nahahawakan. Ito yung pinakamahirap i-discern. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Humihingi tayo ng signs. Humihingi tayo ng palatandaan na ang atin ngang ginagawa ay pagtugon sa kanyang kalooban. Pero sa pagdalo at pagtugon, dito natin mararanasan ng konkreto na ang Diyos nga ay totoong lumalapit sa atin at inilalapit tayo sa Kanya. Ito po ay ang dakila niyang hangaring maabot natin ang Kanyang kalooban at ang katubusan ng ating pagpapakatao. Ulitin ko lang ano ho. Yung kalooban ng Diyos na sinisikap nating kilatisin at tugunan ay ang dakila niyang hangarin na maabot natin ang fullness ng ating personhood o ng ating full humanization together with others. Hindi lamang natin ma-attain yung ating fullness of being a person sa atin lamang sarili. Tandaan natin si Cornelius, kumilos siya hindi lamang mag-isa. Meron siyang mga isinugo at pinakiusapan. So ang pagkalinga natin at pagpapanalanginan para sa kapakanan ng isa't isa ay communitarian efforts natin, mga kapatid. Ito rin yung konkreto nating pagpapahayag ng ating pakikiisa sa pinagsasaluhan nating pagiging isa. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid,
may pananampalatayang kasintatag ng sa senturyon, lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Sa bawat paglapit, ang atin pong itutugon, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman, saanman bilang banyaga, o waring hindi kasapi, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao nang may katarungan at pagkakapantay-pantay, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob. Ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagkaloob para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kay papalad nating inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang kalooban nawa namin ay pagharian ng aming tinanggap sa pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo na aming ipinagdiriwang kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Again.